3 bata ang kabilang sa mga nasawi sa malaking sunog sa Pasay City. Mahigit 70 bahay ang natupok. Makibalita tayo kay Von Aquino. Sa lagablab ng apoy sa sunog na sumiklab sa Wela Compound, Merville, Pasay City, magalas 10 kagabi, pahirapan ang mga bumbero sa pag-apula nito. Kinailangan butasin ng mga bumbero ang ilang bahagi ng pader na ito para maipasok ang mga hose sa nasusunog na compound. Ang mga residente naman hindi rin magkamaya o makaligtas lang sa lalo pang lumalaking apoy. Pero nagkaproblema pa ang mga bumbero sa supply ng tubig dahil malayo ang mga fire hydrant. Hanggang inakyat na sa Task Force Delta ang sunog mag-alas 12 ng hating gabi. Ibig sabihin, may 30 fire truck ang kinakailangan at ang regional director na ang nangasiwa. Medyo lumaki siya nung naubusan ng tubig yung mga truck natin na nag-respond dito. Kaya nagtaas tayo ng alarma na ipakalat natin yung mga fire truck natin sa palibot para hindi na siya kumalat sa ibang lugar. Ayon sa ilang residente, patulog na raw sila nang magsimula magkagulo sa lugar. May narinig po ako na nagsigaw na sunog-sunog tapos bigla akong bumangon. Kaagad kaming tumakbo ng mga anak ko. Saan kayo dumaan? Dito, tinibag yung pader dito. Tapos po? Lumusot kami dito. Nang humupa ang apoy, 4 ang kinumpirma ng BFP na nasawi. Kabilang ang 3 bata. Ang isang bangkay, sunog na sunog ng matagpuan sa bahay na pinagsimulan umano ng sunog. Kinilala ang 3 batang sina John Dero Guarino, 8 taong gulang, Aya Chantal Guarino, 5 taong gulang, at Patrick Aris Romano na 5 buwan pa lamang. Lahat sila natagpuan sa bahay ng residenteng si Ruby Guarino na nagtamo rin ng sunog sa katawan. Itong dalawa, magkapatid ito, anak nga ito nung tinakbo kanina doon sa ospital na sinabi na nagkaroon ng mga minor injury. So pinipilit niya na balikan, malaki na yung sunog. Sa taya ng BFP, mahigit 70 bahay ang tinupok ng apoy habang 150 pamilya ang apektado. Halos 1,000,000 piso naman ang halaga ng mga nasunog na ari-arian. Nawagan kami, tulungan niyo po kami, Mayor, yung anon dito sa Wela. Wala na kaming masahan na tirahan. Von Aquino, GMA News.